What's up mga Daiji? Malapit na ang New Year, kaya Happy New Year sa inyong lahat. May kita nyo itong mga pagkain na to. Ito ay mga pagkain na pwede mong gawing pulutan dito sa Japan. Pero hindi to ginawa ng mga Japanese para pulutan lang, kundi mga pagkain to o snacks na pwede mo namang kainin anytime. Pero kaya ko naisipang gawin tong video na to na top 10 pulutan dito sa Japan. Kasi nung unang dating ko dito sa Japan para bumisit na nung 2013, nung first time kong makita tong mga to, ang pumasok agad sa isip ko ay pulutan. Pero bago sa lahat, hindi ako talagang nagiinom, umiinom lang ako occasionally kapag talagang meron lang special occasion. Kaya naman ang iinumin ko ngayon ay itong Dead Horse. Pero bago natin umpisan tong video na to, makikita nyo tong word na to, Tsumami. Ito yung Japanese word para sa pulutan. Kaya ginawa akong title ng video na to na Top 10 Japanese Pulutan. Ngayon kaya ako rin ginawa tong video na to dahil kung titignan mo itong mga pagkain na to, mukhang sobrang sarap, diba? Mukhang talagang masarap para sa pulutan. Pero hindi lahat na makikita mong masarap dito sa Japan ay swak sa panglasa natin mga Pinoy. Kaya itatry natin itong mga to at sasabihin ko sa inyo kung okay ba to sa panlasa natin o hindi. Kasi mamaya may papakita ko sa inyo dahil pwede yung makikita mong pagkain ay mukhang masarap pero sa totoo walang lasa. Kaya umpisa na natin to. So, buksan na natin si Dead Horse. Ah, ang sarap ni Dead Horse. So, umpisa natin dito sa Maladilis Almond Fish. So, buksan natin, tignan natin kung anong lasa nito. Ngayon, pag pumunta ka sa store, marami kang makikita mga ganitong itsura. Pero iba sa kanila, as in walang lasa. As in wala man lang asin, sobrang tabang. Kaya pwedeng maisip mo na, uy, ang sarap nito, pero sa totoo, walang lasa yon. Pero itong binili ko nito, almond fish. Dilis na dilis yung lasa niya. Pero hindi siya ganong kalasa. Tamang-tama lang yung lasa. Ganun yung ginagawa ng mga Japanese sa pagkain nila. Saktong-sakto lang yung lasa. Sakto lang yung tamis, sakto-sakto lang yung alat. Pero ito, masarap na pulutan to. Masarap ding snacks. Meron ka makikitang ganitong dilis? O kung dilis man yung tawag dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na sobrang tabang, wala man lang halong asin. So hindi siya masarap para sa pulutan. Pero itong isang to, okay. Next naman, subukan natin ay itong green peas. Tikman natin kung ano lasa nito. Ngayon, makikita mo naman sa packaging, parang meron siyang konting anghang. Pero tingnan natin kung may konting anghang nga ba. Tada! Hindi siya anghang. May konting alat lang. Pero, masarap din itong pulutan. Pero sa tingin ko, hindi mo pwedeng ulamin. Okay din itong isang to. Ngayon, tikman naman natin itong isang to. Shredded squid. Ngayon, iba't ibang shredded squid yung pwede mo makita sa mga stores. Merong medyo mura, medyo mahal. And the price ito ay 598 yen. By the way, ang price pala nito ay 198 yen. Ito naman ay 148 yen. So para sa akin yung price nitong dalawang to, okay lang. Pero itong isang to ay 598 yen. Merong mga shredded squid na mas mura dito. Merong mga less than 300. Pero sa tingin ko, yung mga ganong squid ay makunat na. So kapag nakita ka ng mga shredded squid dito sa Japan, yung iba dyan makukunat, yung iba malalambot. At kapag mahal yung binili mo, malamang malambot yung mga yun. Kapag mura, malamang makunat. Kaya depende siya kung anong gusto mo. Pero masasabi ko na lahat naman to ay masasarap. Kaya buksan natin to. So itong 598 yen na to, para sa akin may kamahalan na. Kaya tingnan natin kung malambot. So ito ang itsura niya. Ganun na. So tingin mo mga pula-pula. Tingnan natin kung maanghang ba to. Malambot siya, mga Daiji. Yung alat niya okay na okay, hindi naman sakto lang. Swak na swak to sa panlasa natin mga Pinoy. Pwede mo rin itong ulamin.
So, tumpulan to, hindi pala siya anghang. So, hindi siya maanghang. Malasahan mo talaga yung alat. Ayos. Ang sarap nito. At, tikman naman natin tong beef jerky. 298 yen. So, by the way, lahat ng to ay binili ko lang sa isang store sa Kyorindo. Pero yung Kyorindo ay dito lang matatagpuan. Alam ko sa Shizuoka. Kaya ako nasa Tokyo ka, Kyoto, walang Kyorindo doon. Pero itong mga to, I'm sure na mabibili mo rin kung nasan ka man sa Japan. Baka ibang brand lang. So ito naman, tikman natin tong beef jerky. Ah, ang bango! Ah, ang bango ng amoy niya. Siyempre, beef jerky. Expect mo na na may kunat. Pero, malambot pa rin siya para sa beef jerky. Ang sarap. Parang medyo hawig sa corned beef yung lasa. Kagaya nito, pwede mo rin itong ulamin. Ang sarap. Ang sarap ng dead horse. Try naman natin tong grilled horse mackerel. So dito sa Japan, makikita mo na marami kang mga products na mabibili ng mga katulad ng squid, mga isda. Marami sila mga ganitong mga pagkain, mga seafood. Ang sarap. Ang sasarap talaga. Try natin to. Medyo makunat siya. Mas makunat pa to dito. 100 yen naman to. Mura lang. Mura na to. Sa totoo lang. Para saan? 100 yen. Ang sarap din. Bakit lahat masarap? Well, pinili ko talaga lahat ng mga to kasi sa tingin ko, swak na swak tong mga to sa panlasa natin mga Pinoy. Marami ka pa makikita at mapipili mga iba't ibang klase ng mga ganitong pagkain o pulutan pag nagpunta ka sa stores. Kaya isa talaga sa mga hinahanga ko dito sa Japan ay sobrang dami mga iba't ibang klase ng pagkain. Hindi ka magsasawa na tikman tong mga to. Hindi ka mauubusan ng choices ba, ibig sabihin. Sunod naman natin yung tikman, pero bago lahat, dead horse. Subukan naman natin tong grilled scallop. So, 100 yen din to. Alam ko, kapag bumili ka ng ganito, isa, dahil kita mo naman isang brand lang, kapag bumili ka ng tatlo nito, makakasave ka ng konti. So, dalawa lang yung binili ko, kaya hindi ako nakasave. So, tag 100 yen yung binayad ko. Kakaiba yung amoy niya, pero hindi siya mabaho. Hindi lang siya malansa. Parang halos wala. Makunat. Siguro kasi dahil mura nga. Hindi siya malasa. Makunat na hindi malasa. Hindi naman mabaho. Nakamali ako dito mga Daiji. Hindi siya masarap para sa pulutan. Pwede mo siyang kainin, hindi masa walang lasa, pero kung ikukumpara mo yung lasa ng mga to dito, bagsak. Para sa akin, hindi okay itong isang to. Sorry guys. First time ko lang tikman to, pero kala ko mukhang masarap kasi scallops. Baka mukhang masarap dahil grilled siya, pero hindi. Kaya yan. Meron na kayong isang bagay na hindi nyo kailangan bilhin dito sa Japan. Kasi baka, sa tingin ko, hindi nyo rin magugustuhan to. Kasi ibig sabihin sa 100 yen, pwede kang bumili ng ibang ganito na 100 yen din. Mas masarap pa. Kaya to, no good. Try naman natin to. Sikat na sikat to dito sa Japan. 100 yen din yung binili ko dito. Mura na to para sa akin. Ito talaga, pinapartner ng mga Japanese sa beer. Yung amoy nito, mabango. Yan, ito siya.
Tikman natin. Siyempre, crunchy. Masarap talaga to. Lalo na kapag may kapartner na dead horse. Hindi ka rin makakamali dito kapag to pinili mo. Murang-mura, 100 yen lang. Ayos. At saka, may nalalasahan akong anghang. So, kung mahilig ka sa maanghang, okay na okay din to sa'yo. Hindi mo siya sobrang anghang, may kick lang ng anghang. Tamang-tama lang yung lasa. At ang next ay, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito naman. Wakame Almond Mix. So, itong wakame, siyang klase ng seaweed. So, dried na tong isang to. Tikman natin kung anong lasa. Oh! Inamoy ko. Kala ko maamoy ko. Nakapak pala siya. Oh, ayos kasi nakapak siya. Nang ganito, oh. So, isa natin tong isang to. Inamoy ko palagi kasi meron sa atin katulad ko na maselan sa amoy. Kaya yung amoy niya okay. Wala namang halos amoy. Crunchy to. Dry seaweed. Sa akin okay lang to. Kasi nasanay na akong kumain ng mga seaweed, ng mga ganitong pagkain. Pero kung first time mong kakain ito, baka hindi ka masarapan. Pero para sa akin, okay siya. Tapos may kasama pa siyang ilang... Hindi ko alam kung anong tawag nila dito, kung D-list ba? Crunchy, sarap. May almonds. So ito okay din, pero yun nga. Kung hindi ka pa sanay sa mga seaweed, baka hindi mo magustuhan. Pero kung sanay ka, okay na okay din. Pwede. Pwede ito sa ating mga Pilipino. At ang sumunod naman ay itong... Tatararat! Boiled sori. Nakuha ko to sa ayuda na natanggap ko dito sa Japan noon. Kaya hindi ko to binili sa store. Pero sabi dito, 7-Eleven. So sa tingin ko yung price ito ay mga 250 to 300 yen. Tansya ko lang yun. Amoy pa lang, ang sarap na. So tikman natin. Dead horse muna. Ang sarap. May sabaw pa siya. Pero hindi ko naman first time matikman to. Alam ko talaga, sarap talaga nito. Sunod naman natin ay, at ito na yung pinakahuli, tong squid na to. First time ko lang binili to, first time ko lang itong matitikman, pero sa itsura nito, mukhang sobrang sarap. Kaya sinama ko to sa top 10 best pulutan dito sa Japan. 980 yen ang binayad ko dito, so sa lahat ng to, itong pinakamahal. So, tikman natin. Pero sabi, kailangan daw i-toast mo muna to. Hindi mo siya kakainin ng ganito. I-toast mo muna and then tsaka mo gupitin o hiwain. Gupitin kasi kung hiwain masyadong makuna to. Para kaya kailangan mong gumamit ng gunting and then tsaka mo kakainin. Pero yung lasa niya, ganun na rin naman. Ano ang pinakaiba lang, yun nga lang masyadong makunat. Makunat niya. Sobrang kunat. Hindi ko malasahan. Bakit? Tingnan natin yung bandang to. Baka mas may lasa dito. Grabe, parang damit na napunit. Sobrang tabang mga Daiji. Sobrang tabang. Hindi mo malasahan. So baka kapag tinoast mo, maglagay ka pa ng seasoning. Well, kasi sa panlasa ng mga Japanese, matatabang kasi panlasa nila, di ba? Baka sa kanila okay to. Pero para sa ating mga Pilipino, lalo na para sa price nito, hindi mo siya magugustuhan.
Sobrang mahal para sa ganitong lasa. No. Mas masarap pa tong 100 yen na to kesa dito. Kabo, gusto mong gawin kitang pulutan? Thank you! Okay, so ngayon, sabihin ko na kung ano yung the best para sa akin. Pero doon muna tayo sa pang 10. So, ang pinaka hindi masarap ay eto. Parang ka-level niya to. Pero siguro, ito ang pang number 10 natin. Siya pa naman yung pinakamahal na 180 yen, binayad ko dito. So, hindi siya masarap. Pangalawa to, pang number 9. Grilled scallop. Ang sumunod ay siguro itong green peas. Pang number 8. Pang number 7 ay itong isang to. Number 7. Number 6. Itong maladilis na ito. Kung dilis man ito. Number 5. Number 5. Number 4. Tatararat. Number 3. Tatararat. Number 2. Para sa akin, pareho yung level nila eh. Baka ito kasi squid to isda, pero pareho yung level nila. Pero sa tingin ko, ito number 2. Itong number 1, mga Daiji. Ang sarap nitong isang to. 598 yen, may kamahalan siya, pero sa lasa, panalong panalo. Kapag may katernong dead horse. So ito lang mga Daiji. Maraming salamat sa panonood ng video na to. So mga to, sabi ko ulit, ay hindi lamang pulutan, kundi mga Japanese snacks na pwede mong kainin anytime at pwede mong dalhin anywhere. So, ito mga to, sulit na sulit ko itatry nyo. Pera lang yung sa mga hindi masasarap na nabanggit ko. Pero ito, ang the best ito sa video na to. At tapusin na natin to kasi umiiyak na yung anak ko. Maraming salamat sa panonood ngayon, mga Daiji. Sa susunod na video na ulit, again, Happy New Year sa inyong lahat. Thank you again for watching.